Good day, good morning, good evening sa inyo mga spigatik. Nakikita nyo ba itong nasa harap ko? Eto lang naman. Yung pinakasikat ngayon na si Shimano 105 na DI2. So, alam nyo na, ang gagawin ko dito, isa-isahin ko to, papakita ko sa inyo kung ano yung mga nakalagay dito sa mga kahon na to. At syempre, may sorpresa ako sa inyo kung gaano kamura to. At syempre, sa akin nyo lang makikita yung gantong presyo. Okay? Abang-abangan nyo lang. Mas maganda tapusin nyo tong video na to para malaman nyo yung presyo na ito. Okay? So, bibigyan ko kayo ng reasonable price, competitive. Syempre, kahit i-compare nyo yung presyo na ibibigay ko sa inyo, is talagang sasabihin nyo na tama si Sprikitik. Sa kanya na lang ako bibili. Alright? Simulan na nga natin to. Simulan na nga natin yung pyesa natin na 105 na DI2. So, eto, simulan na nga natin sa inyo bago sumagsimula. Simulan na nga natin sa kanyang brake rotors. So, eto yung kanyang rotors. Eto is RT70. So, ang sukat na ito is 160. Yan, nakitang-kita. 160 siya. So, RT70 yan. Okay? So, all goods na all goods na yan. Ito naman is hindi ko na kailangan buksan pa. Siyempre, ayoko makontaminate yung rotors nyo. Siyempre, bibili nyo to. Gusto ko safe din kayo. Okay? So, ito is naka-ice tech na. Okay? All goods pa tayo dyan. This is RT70. Okay? So, dalawa yan. Yung isa is 140. Yung isa 140. Siyempre, 140 yung sa likod. Siyempre, mas malaki dapat yung sa harap, which is 160. Okay? Ito, 140, 160. Okay? So, para sa mga magtatanong, bakit kailangan mas maliit yung nasa likod? Bakit? Kasi, yun yung mas madalas mo at kailangan mas maganda, mas malakas or mas malaki yung nasa harapan mo. Okay? Kasi, yun yung pang-alalay mo. Okay? So, paglulusong ka, mas maganda na rin na naka-hydraulic ka. Okay? All goods? Ito naman is yung charging cable niya. So, ito yung cable na kung saan nilalagay mo sa kanyang aparato para ma-charge mo in case, di ba? Yung mga parts na kailangan mo ng kuryente or ng electric. Ito naman is yung kanyang electric wire. So, dalawang klase ng sukat to. Itong hawak ko ngayon is nasa 1,000 millimeters naman. Okay? This is SD300. Okay? Ito naman, yung isa pang mas mahaba, nasa 1,200 millimeters na electric wire. Okay? So, most likely, saan ba ginagamit itong mga to? Ito panigurado, itong 1,200 is for your, what do you call this, for your RD kasi syempre mas mahaba yung kailangan mo doon, diba? And then, ito naman is more on pang FD, yung tigwa 1,000. So, DI2 specific tong gantong electric wire. Okay? Pagdating naman sa bottom bracket, syempre, ang gagamitin natin dito is BBR60. Okay? Hindi ko na kailangan buksan to. Alam nyo naman siguro kung ano ang itsura ng mga BB ni Shimano. Okay? Ito naman is yung battery. Okay? This is BT-DN300. So, DI2 specific na battery to. Okay? So, all goods ba tayo dyan? Yan, all goods. Mainam na mainam. So, mas maganda kung magpapakabit kayo nito. Kailangan mas marunong or hindi yung basta-basta na lang sa bike shop. Kailangan alam na nila kung paano magkabit ng mga gantong klaseng wiring. Kasi pag pinutol mo yung mga wirings neto, medyo delikado. Hindi siya advisable na basta-basta na lang pinuputol. Okay? So dito naman tayo mapunta sa kanyang FD. FD, this is R7150 2x 12-speed specific na DI2. Siyempre, pang Shimano 105. Ayan. All goods. R7150. Yan siya, oh. Di ko na bubuksan to.
Kasi ayoko namang masira pa yan. Siguro mabubuksan ko lang dito siguro yung cassette or basta mamaya pakita ko sa inyo. Okay? RD naman, this is R7150 din. 12-speed, DI2 specific, Shimano 105. Okay? Yan siya. So, try nga natin buksan. Ayoko. Baka may masira ako eh. Ayoko siyang buksan. Baka masira ako siya. Balik muna natin to. Siyempre, may pagka-expensive yung mga gantong group set. Ayoko namang makasira, di ba? Bibili nyo naman din to. So, ito naman dito tayo, M7100. 12-speed to. This is 126 links. Okay? Shimano, legit na Shimano. Siyempre, hindi tayo magbebenta nang walang kakwenta-kwentang parts, syempre. So, this is R7100. 12-speed, Shimano 105. Okay? So, ito, syempre, mas magandang makita nyo to. Gusto ko pakita sa inyo to. Ayoko namang madismaya kayo. At least, makikita nyo kung gaano kaganda to. So, ito siya. Sorry ha, hindi ko magamit yung isang kamay ko, hawak yung camera, syempre alam nyo na, pilay pa rin ako. So ito siya, basta meron siyang laman, hirap hugutin eh. Syempre, bali yung balikat ng sprikitik nyo, ayan siya. Okay, mamaya ako na ayusin to. Basta ito, R7100, okay, 105 yan. So ito na naman, yung kanyang chain wheel or ayan siya. So this is R7100, ayan siya. Oh wait, yan. So ang haba ng crank arm nito is 170 naman. So meron siyang madaming option pero ang available na lang dito is yung 170 na haba ng kanyang crank arm. So ito siya, pakita ko sa inyo. Shimano 105, ayan. Ayan siya. 105, all goods. Okay, so yan. So we are here in the last two parts naman. So this is BRR7170. So ito yung kanyang pang, what do you call this, pang FD. Okay, may kasama na rin ata itong calipers. Wait, check nga natin. Siyempre, tayo ay naka-hydraulic. Check nga natin kung gaano kaganda to. Buksan nga natin. Hold on. Check lang natin. Okay, ito na siya. Yan. Shimano 105. So, ito ay, siyempre, hydraulic na. Yan. Pwedeng-pwede sa hydraulic. All goods, mainam. Hindi ko na to pipindutin. Okay? So, ayan. Siguro yung isa dito ay yung kanyang caliper. So, syempre, hydraulic na yan para makita nyo. Ayan. Hold on. Tanggalin ko lang sa plastic. Ayan. So, ito is naka-flat mount. So, 160 or 180 yung kanyang mounting. So, 116 rotor, 180. So, eto siya. Ayan. So, hydraulic na yan, ha. So, hindi na siya cable actuated. Ito is direct na sa kanyang STI. So, pag sinabing STI, Shimano total integration na yan. So, yun ang kinagandahan nito. Okay? Sa cables naman yan, for shifting, shifting cables naman, ay panigurado meron na rin siyang available dito. Check lang natin. Andito lang yung sa loob. Ito, meron siya. Okay? Alright. So, check naman natin. Mamaya ko na ayusin yan. Ito rin naman yung isa pa. So, same spec lang din naman. R7170. Ito yung para naman sa kanan. Okay? Ito siya. Yan. So, meron siyang laman. Okay? So, may mga diagram na rin yan dyan. May mga manuals na yan na para hindi ka naman problema. Okay? So, fittings, kompleto na naman siya dito. Ito, available.
Nandito lang yan, nakatago sa ilalim. Alright? So, yan lang naman yung mga pwede kong ma-showcase sa inyo dito. So, ito, ang presyo nito, syempre, pwede nyo akong i-PM. PM nyo ako sa Facebook page ko, Spikitik the Explorer lang. So, ito, DI2 to na 105. Kahit i-search nyo sa market, sa marketplaces, sa FB page, kahit sa anong shop, ito, bibigay ko sa inyo yung presyo. Ito yung presyo ko, 65. Straight. Wala na kayong hihilingin pa. Sagad ko na yan. 65,000 non-negotiable. Or you just let me know. Well, pero para sa akin, 65, ano na to? Para sa akin, sagad na. Okay? 65,000, naka Shimano 105 Di2 ka na. Pwede kong ibigay sa ito. Just PM me kung saan tayo magkikita, kung available ka, pwede mong sabihin sa akin. Susugal ko na rin yung YouTube channel ko tsaka Facebook page ko dito. Legitimacy, wala na kayo masasabi. Dahil kilala nyo naman ako dito sa channel ko, hindi po ako nakipagbiroan. So, syempre, hindi naman biro din tong ino-offer ko sa inyo. 65,000, all goods na to, Shimano 105. Alright? So, bili na. Magpapasko na. Malapit na mag-summer. I-ready mo na yung mga bisikleta mo. Gusto ko, naka-DI2 ka na. Alright? So, this is your Spikitik the Explorer. Maraming salamat. 65,000 lang. Shimano DI2 na. Alright? Maraming salamat. Ciao!